Nakalipad na ba ang utak nyo kung saan magbabakasyon ngayong summer? Damhin ang init ng araw. Ang musika ng mga hampas ng alon. At preskong hangin. Sa putim-puting sandbar na ito, na 3 kilometro ang haba. Sa katunayan, ito ang pinakamahabang sandbar sa Pilipinas. Singhaba lang naman ang 3 istasyon ng MRT. At ngayong papasok na ang tag-init, dito tayo unang tatawid. At sa iba pang mga isla rito na dating kinatatakutan, pero ngayon, bukas na sa mga turista. Para makita ang matagal na nitong natatagong ganda. Tara! Tawid-tawid tayo sa mga napaka-exotic na isla ng Tawi-Tawi. Tawi-Tawi, ang pinakadulong probinsya ng Pilipinas. Nasa ibaba ng ating mapa, hindi pangkaraniwang pinapasyalan. Sayang! Sa mga nailimbag na mga lumang mapa ng Pilipinas, ang mga islang ito hindi kasama. Gayong ang probinsyang ito ang nasa pinakadulo. Kutak noon ng mga terorista, kaya pinangingilagan. At sa mahigit 7,000 mga isla ng Pilipinas, 100 islets ang narito. Napahirapan pang puntahan. Layo-layo kasi. Kaya ang pangalan ng probinsyang ito, hango sa salitang Malay na Jawi-Jawi, nang ibig sabihin, malayong-malayong lugar. Kasabay ng mga tigil putukan at paghupa ng banta ng terorismo, ang unti-unting pagsigla ng turismo rito. Kung noon, biyahe sa barko lang 2 beses isang linggo ang tanging paraan para makatawid sa Tawi-Tawi, ngayon, meron ng eroplano na bumabiyahe. Halos 1 oras ang layo mula Zamboanga City, mararating ang kabisera ng Tawi-Tawi, ang bayan ng Bonggao. 1 oras mula Bonggao, pwedeng sumakay ng pampasaherong bangka na kung tawagin Tuwaikiki at Witawita. 500 pesos ang pamasahe, pero dahil limitado ang biyahe, ang iba nagrerenta ng speedboat. Pagpatak ng 11:00 ng umaga, mukha pa itong maliit na isla. Pero pagsapit ng 3:00 ng hapon, bubungad na ang putim-puting sandbar na may habang mahigit 3 kilometro. Ito na nga ang pinakamahabang sandbar sa Pilipinas, ang Panampangan Island. Sa putim-puti nitong buhangin na napapalibutan ng kumikinang sa linaw na tubig, tsa, mapapavideo ka pang Reels at TikTok. Sobrang haba ng buhangin dito. Pag nagpicture ka, makikita talaga yung ganda ng view. Ang sandbar, pag-aari ng isang pribadong pamilya. Gayunman, binuksan ito sa publiko ng libre. Isa lang po ang hinihingi namin sa kanila, bawal po ang magkalat dito. Halos 2 oras naman mula sa sandbar, sa Simunul Shoal, makikita ang mga kubong ito na lumulutang sa gitna ng karagatan. Parang Maldives! Kung saan ang floating cottages, pinagdudugtong ng isang mahabang boardwalk. Napaka-pristine, crystal clear yung tubig. Wala rin ditong makakainan. Ang iba tuloy, bago tumawid ng dagat, nagpapaluto sa resort na ito sa Bonggao. Boodle fight style.
may shell, tinatawag namin na imbaw na parang pang tinola. Ito ang local dish namin na chicking pianggang. Plano nito is rest house ng isang pamilya. Nagustuhan nila yung area, so inopen na po nila to in public. Sa mapa, mas malapit nga ito sa Malaysia kesa sa Zamboanga. Kaya naman ang kultura rito at mga produktong mabibili galing na ng Malaysia. Halos lahat dito. Mas madali kasi yung bilihan doon. Tsaka mas mura. Dito sa bayan ng Sitangkay na itinuturing na Venice of the South, ang disenyo ng kanilang mga tahanan nakatindig sa gitna ng dagat. Mainit na sinalubong dito ang aming team ng isang pagtatanghal. Ritual dance na kung tawagin pariray. Ang pangunahin nila ritong transportasyon, mga bangka na meron pang serial number. Paraan daw ito para ma-monitor kung merong dayo. Pag wala silang license, pwede silang hulihin. Pati ang sentro ng kanilang komersyo o palengke, nakalutang din sa tubig. Nahahawig sa floating market ng Thailand. Ito ang pamosong Sitangkay Floating Market. Maaga pa lang, dagsana ang mga bangkero't bangkera sa paghahanda ng kanilang ititinda. Mga sariwang isda, seaweeds at prutas. Imbinim. Saging, tanggi. Dahil madalas ding abala ang mga tao, ang kanilang mga ibinibentang pagkain. On the go, yung madaling kainin. Gaya ng maihahalin tulad daw sa Java rice ng Indonesia. Gawa ito sa kaning malagkit na nilagyan ng sibuyas, bawang, sili at sinunog na nyog. Ayari na yung tunay, Sitangkay, tawi-tawi. 10 piso kada piraso. Mahamot. Kahit walang ulam, pwede. Pwede itong ternohan ng black beef soup na kung tawagin, chula itum. Serve namin pag may bisita po. Ito kasi yung native na sarap sa amin. Ang ganda ng tawi-tawi. Makikita hindi lang sa lawak ng kanilang karagatan, kundi pati na sa kaitaasan ng kanilang kabundukan. Sa itinuturing na highest point, ang Budbonggaw. Tinatawag din nila itong Healing Mountain. Sino man daw kasi ang makakaakyat sa tuktok, matutupad ang kahilingan. Nitong Martes, naabutan ng aming team ang balikbayan mula Malaysia na si Mulfi na mag-isang umakyat sa Budbonggaw. Ba't yellow yung kinuha po ninyo? Kasi naman tayo yung access po. Second time naman, 13 years naman eh. Heritage namin naman, Tausug. Kasiipan lasa. Nagbaon pa siya ng saging, pero hindi para pang merienda, kundi pasalubong sa makakasalubong niyang mga unggoy. Para maakyat ang summit ng Budbonggaw, kailangang bagtasin ang 2,000 steps. Successful. Sulit naman daw, lalo't ganito kagandang view ang naghihintay. Si Mulfi, itinali ang dalang makulay na laso. Ang tawag nila sa tradisyong ito, pagbabagutan. Alhamdulillah, barakat sinisilang. Yung mga kidnappers, hindi naman talaga taga-Tawi-Tawi. Dumadaan lang sila dito sa Tawi-Tawi, pero ang Tawi-Tawi naman nananatiling peaceful. Lalo na ngayon, bago nagsisidatingan ang mga turista, nagkakaroon ng prior coordination. Nag-a-assign din kami ng mga tourist police natin, lalong-lalo na pag sila'y pumupunta ng iba't ibang island. Ang gusto sana ng mga taga-Tawi-Tawi, mabura na ang imahe ng kaguluhan ng kanilang probinsya. At makilala ito bilang kutan ng mapagmahal sa kalikasan, hugad ng mga masisipag, at mga mamamayang ang mga labi may namumutawing magagandang mga ngiti. Thank you so much mga kapuso. Kung nagustuhan niyo po ang videong ito, subscribe na sa GMA Public Affairs YouTube channel. Don't forget to hit the bell button for our latest updates.